tutto di langitoro matakaya yung lira ipanin yung trompeta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Isama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga pinagkakautangan ng loob. Isama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang misa pasalamat ni na Esther Luansing Elepanyo at Jaime Jojo Nunez para sa kanilang kaarawan at para sa special na intensyon ni Danica Aragon at Rebecca Siriaco at para po sa kaluluwa ni Felisa at Marshall. At gayon din po, sama din po natin ang intensyon ng mga kasama nating pari, sina Father Jerry at Father Ray at ang kanilang mga kasamang kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalala. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, amin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyon nawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, pagkatapos nilang pumasok sa Medea, sinabi ni Rafael sa kasama, "Kapatid na Tobias, ano iyon? Tugon naman ito." Patuloy na nagsalita si Rafael, "Mamayang gabi, doon tayo matutulog kina Raquel na kamag-anak mo. May anak siyang dalaga na ang ngalay Sara. Siya'y bugtong na anak at imumungkahi kong siya'y ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak.
Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama. Matapos mag-usap, lumakad na sina Tobias at Rafael. Pagpasok nila sa Ekbatana, sinabi ni Tobias, "Kaibigan, samahan mo na ako sa kamag-anak kong si Raguel." Nagtuloy nga ang dalawa at naratnan nila si Raguel sa may pintuan ng bakuran niya. Una silang bumati at nagbigay galang. Tinugon naman sila agad ni Raguel at ang wika, "Maligayang pagdating, mga kapatid. Tumuloy kayo." Dinala agad ni Raguel ang dalawa sa bahay. Matapos ang kanilang pagkikilala at pagkukumustahan, nagpapatay si Raguel ng barakong tupa mula sa kanyang kawan at naghanda ng isang salo-salo. Bago kumain, samantalang sina Tobias at Rafael ay naliligo, sinabi ni Tobias sa kanyang kasama, "Kapatid na Azarias, hingin mo kay Raguel ang kamay ni Sara para sa akin." Ang usapan nila'y narinig ni Raguel, kaya't sinabi niya kay Tobias, "Kumain ka at uminom. Magsaya ka ngayong gabi, sapagkat ikaw na ang mapapangasawa ni Sara. Wala akong karapatang ibigay siya sa iba, sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit may ipagtatapat ako sa iyo. Si Sara ay naipakasal ko na sa 7 lalaki na mga kamag-anak din. Ngunit bawat isa'y namatay nang sila'y magsisiping. Ang paniwala ko'y hindi mangyayari sa iyo ang gayon. Iingatan ka ng Panginoon. Kaya kumain ka, uminom at pumanatag." Sumagot si Tobias, "Hindi po ako kakain at iinom hanggat hindi ko nakakamtan si Sara." "Mangyayari ang nais mo," tugon ni Raguel. "Ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Yan ang kapasiyahan sa langit. Kaya kunin mo na siya at mula ngayon, ikaw ay kanya at siya naman ay iyo magpakailanman. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi. Kahabagan nawa kayo at bigyan ng kapayapaan." Pagkatapos, tinawag ni Raguel si Sara at ibinigay kay Tobias. Sinabi niya, "Tobias, ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Tanggapin mo siya, ingatan at iharap na sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan." Tinawag ni Raguel ang asawa niya at humingi ng isang balumbon na pagsusulatan ng kasunduan ng kasal. Ang kasulat ay magpapatunay na ibinigay na niya si Sara kay Tobias bilang asawa ayon sa kautusan ni Moises. Nagdala nga ng balumbon ang matandang babae. Matapos ihanda ang lahat, lumagda ang bawat kinauukulan. Natapos ang kasal at sila'y nagkainan. Nang mapag-isa na ang mag-asawa, bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, "Bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo'y kahabagan at ingatan." Bumangon nga si Sara at nanalangin si Tobias, "Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan, Diyos na sinasamba ng aming mga magulang. Kapuri-puri nga ang iyong pangalan, dakila at banal magpakailanman. Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, ipinagbubunyi ng tanang kinapal. Si Adan ay tao na iyong nilikha, asawa niyang Eva, ikaw ang gumawa, at ibinigay mong katuwang sa paggawa. Ang sangkatauhay sa kanila nagmula. Di dapat mag-isa ang tao, yung wika, gawin natin katuwang sa kanyang kamukha. Ang pag-aasawang pinasok ko ngayon, di udyok ng nasa. Diyos na Panginoon, tunay na matapat aking nilalayon. Itong aming buhay naway magkaroon ng awa mo't lakas sa habang panahon. Nang hanggang pagtanda kami magkatulong.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhika ay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos, Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng mga handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang Kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Welcome po ulit Father Jerry and Father Ray, at salamat po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambanan ni Santo Padre Pio kasama po ng inyong mga kasama sa parokya. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikasyam na Webes ng ikasyam na linggo sa karaniwang panahon. At napakinggan po natin sa ating Ebanghelyo na isa sa mga eskriba ang lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos.
Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Sa araw na ito, ang tanong sa bawat isa atin ay kung natutupad ba natin ang utos na ito ng ating Panginoon. Pinagsisikapan pa kaya natin na magampanan ito o baka naman laging sarili na lang natin ang inuuna at minamahal. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ang Diyos ng 1/4, 1/2, 75%. Dahil ang inaasahan sa atin na mamahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. At sa ating buhay, Diyos dapat lagi ang inuuna. Hindi yung kapag meron na lang tayong spare time saka makakaalalang magdasal, hindi kapag yung hindi tayo busy saka lamang maaalala ang Diyos, kapag may mga lakad, mas inuuna ang lakad kaysa ang magsimba. May papakita natin ang ating pagmamahal sa ating Panginoon kapag siya lagi ang ating inuuna. At siya lamang ang ating sinasamba at hindi kung ano paman o kung sino paman. Kapag tayo ay nagsisimba at naglalaan ng panahon para tayo ay makapagdasal, manalangin, at may papakita natin ang ating pagmamahal sa Panginoon sa patuloy na paggawa natin ng mabuti. At may papakita rin naman natin ang ating pagmamahal sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating pagtulong at pagiging mabuti sa kanila. Sa ating pagdamay, sa ating pagmamalasakit at pag-aalay ng panalangin para sa kanila at sa ating pagpapatawad. Mga minamahal ko mga kapatid, hindi natin maaaring sabihin na mahal natin ang Diyos, ngunit hindi naman natin minamahal ang ating kapwa. Dahil kung mahal talaga natin ang ating Panginoon, tayo ay mamumuhay ng mabuti. Tayo ay mamumuhay sa pag-ibig at hindi sa puot. Mamumuhay tayo ng may malasakit at hindi sa inggit. At higit sa lahat, mamumuhay tayo ng naglilingkod, ng tapat, hindi nandalamang sa kapwa. Sa araw na ito, hindi sana hanggang alam lamang natin ang utos na ito. No, sapagkat matagal na natin itong alam, laging natin naririnig, pinapaalala sa atin na mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa, sapagkat ito ang napakahalagang utos, kundi ito ay ating isabuhay. At patuloy nating ipanalangin na ang bawat isa atin ay mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Amen. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa aming dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Ninarakilan ang lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at buling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakani sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Lahat ng yaman ko
ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinisimula ng gawin ang extension area sa gilid ng main church. Atin pong isinasagawa ang minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo,
Ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagan Glego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang atin main arc entrance, tayo ay may malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa kapilyana ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nakaraang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagpapaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Kaugnay nito ay ipinaalam sa lahat na walang misa mamayang ikalawa ng hapon at sa Sabado, ikasampu ng Hunyo, ay magiging ikasampu at kalahati ng umaga ang ating healing mass at liturgy. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito. Nawa may sa buhay natin ang turo ng ating Panginoon. Ang mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. At mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat